kasama tayo sa pagpunta ng City Government ng Pasay sa panguna ni Mayor Emmy Calisto Rubiano kasama Sir Egay Rubiano at ang pamunuan nito ng lungsod at sa panguna pa rin ng DSWD sa lalawigan ng Batangas. Inanda na po mga kaibigan sa kanilang mga sasakyan ang ibabahagi nito na sadyang panggamit para sa pagtulog ng ating mga kababayan na ika nga wala na silang mababalikan pang mga tirahan. Nauna sa aming paglalakbay ang convoy nito mula Pasay hanggang sa unang bayan ng Talisay na aming pinuntahan. Nadatna namin ang kanilang munisipyo na marami pa rin pong mga putik o buhangin at bukod dito mukhang di na mababalikan ang kanilang munisipyo na may mga bitak-bitak na rin po at mukhang hindi na rin safe gamitin ng mga empleyado nito. Isa sa mayor na nakarating dito, tingin ko yung mayor ng Metro Manila ay siya pa lang yung nakarating dito sa bayan ng Talisay na una para maghatid ng tulong ng mga relief goods. Kaya ako po ay lubos na nagpapasalamat at ang aking mga kababayan. Malaki pong tulong sa aking mga kababayan, lalong higit yung mga nasa Pulo Island na nawalan po ng tirahan at hindi na po makakabalik. Sadyang sobrang laking tulong ng inyong dala sa amin ngayon. Mayor Emmy, hindi po namin malilimutan to habang nabubuhay at habang ang bulkanin nandiyan dyan. Kaya maraming salamat po, Mayor. Walang anuman po, Mayor. At talagang kagalakan din namin na makatulong din po lalo tigit sa talaga nangangailangan. At tiniya ko po na ano ba talaga ang pangangailangan na talagang hindi naman nadadala masyado. So napag-alaman nga po namin, kailangan talaga ng mga beddings, katulad ng mga banig, blanket, towels, at yung po mga underwears, pati mga balde. Kahit papaano makatulong po kami dito at nais ko talagang pumasyal para makita ko rin po talaga ang kalagayan ng ating mga kababayan dito. Ano man ang aming nakayanan, makatulong talaga sa inyo pong kababayan dito sa Talisay. Kung nasa Volcano Island, ay sadyang wala na pong babalik ang tahanan. Kaya yun po ang mas sigit na nangangailangan ng tulong sa ngayon. Hindi po sila nabalik dito at nasa evacuation center po sila dahil wala pa po silang tutuluyan dito. Inaayos po namin ang paglalagyan sa kanila. Kasunod naman po, mga kaibigan, ang Laurel, Batangas. Tuwang-tuwa po ang mayor sapagkat personal dinala ang mga tulong ni Mayor Emmy Calisto Rubiano sa kanilang mga mamamayan. Mayor Emmy, finally, meron kami ng mayor na from talagang napakayamang bayan, at napakaganda pa rin, napakaganda ng kalooban. Maraming salamat ho in behalf of my constituents. Talagang napakalaki yung, ang pagbisita nyo na lamang po dito ay isang karangalan na, at kami ay para inyong kamustahin. Kaya ho, talagang maraming salamat sa lahat ho ng bumubuo ng inyong pamahalaang bayan na kasama nyo po dito. Thank you po talaga. It's an honor for us. Mayor, naku, walang anuman po at talaga namang ito ay talagang kusang loob namin sa pagpunta. Ngayon po, pagpasensyahan nyo na po, nakapagdala po kami ng mga banig, kumot, tuwalya, underwear, may tubig din po. Meron din kami mga balde dahil sabi nila, may medyas pa. Dahil sabi, giniginaw din daw. Yan po ang mga prepare namin para sa inyong mga constituents. Makatulong kahit na papali. Opo. Marami pong salamat sa gitna po ng karahasang itong nararanasan namin. Nakakataba ng puso na merong sumusuporta, merong kaming kadamay. At nakakita po kami ng bagong kaibigan sa pamamagitan ho ng pagputok na ito ng bulkan. Isang patunay na ang bayanihan spirit talagang nangingibabaw na tayong mga Pilipino ang magtutulungan pa rin. Kaya maraming salamat. Basta naglilingkod sa ating mga kababayan. Sabi ko, gusto ko po laging tapat ang paglilingkod. Kahit may nakatingin o wala, gawin nating tapat ang paglilingkod. At wag lang sapat. Kaya nagulat din ako nung nalaman nila ako mismo ang pupunta dito. Kaya po sa amin sa lungsod ng Pasay, basta po, doon para sa taga-Pasay, tapat kayong pinaglilingkuran. Para sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, ang mga taga-Pasay, tapat namin kayong paglilingkuran. Salamat po. Meron po kaming sagot doon. Oh. Kasi tapat yung pinaglilingkuran,
ang ating mga amo. At ang pangatlo ay ang bayan ng Agoncillo na malapit din sa Taal Volcano. Dito, mas lalong makapal ang makikita nating mga ash falls. Dito makikita mo talagang makapal ang mga abo na hanggang ngayon nandoon pa rin. Mga kaibigan, habang tinataak namin ang mga dadaanan namin na halos di na namin makita dahil habang kami naglalakbay ay talagang nasa harapan ng aming mga sasakyan, mabuti na lamang po ay naka-convoy at naka-ilaw kami. Ito po ang eksena. Mayor Reyes, kami po ay nakikiisa, nakikiramay sa sinapit niyo. Pero may kasabihan eh, pagka daw merong trials, ginagawa lang tayo to be a better and stronger person. Meron din, pag sinaraduhan ng pinto, mas madaming pintuan ang bubuksan para sa inyo. Sa ngalan ng lungsod ng Pasay, lahat ng aming mga mamamayan, talagang isang karangalan din na kami ay makatulong kahit papano dito po sa inyong lugarin, pati na rin sa inyong mga kapitbayan. At dalangin namin, at patuloy kaming mananalangin na sana talagang makaalpas po kayo dito. Pag nagtutulungan, nagsasama-sama, kayang-kayang ito. At siyempre po sa tulong ng ating Panginoon. Pagpasensyahan niyo po yung aming nadala dito. Non-food po ito dahil nagtanong-tanong din ako. At kung ano ba ang mas pwedeng madala namin na higit na makakatulong. Pasasalamat ng mga mamamayan po namin dito po sa bayan ng Agoncillo. Harap po natin ang City Mayor ng Pasay. Naramdam po namin yung kanila pong pagtulong sa amin ng mga kababayan dito sa bayan ng Agoncillo. Kami po ay lubos na nagpapasalamat. Dito hong atin hong pagkikita ay marami pa hong beses kami pong magsasabi sa inyo, sa lungsod ninyo na tulong pa na pwede po dito po sa aming bayan. Wala pa akong nakakausap na mayor na halimbawa sa inyo sa NCR. First time, mag-a-apply kami sa inyo, mayor, na kung pwede kami maging kapatid ninyong bayan. Sister municipality nyo kami ng Pasay po. Ipo-formalize po namin ito sa mga susunod po na araw. Mayor po. Approve without thinking. Salamat po. Sa Pasay talagang meron kaming mantra na para kami ay lahat kami na naglilingkod kasama ng mga barangay officials, ginagawa naman talaga namin tapat na paglilingkod. Nagbabantay man o hindi, gawin namin ng tama, tapat, at hindi lang sapat. Ang mga taga-Pasay, tapat kayong pinaglilingkuran. Ang aming pong mahal na Mayor Emmy Calixto ay talaga naman pong todo suporta sa mga taong nangangailangan. Mayroon po kaming mga sineserve ngayon sa Pasay na galing po dito sa kapuluan ng Batangas na ngayon ay pinabibigyan din po niya ng mga food packs at saka po some financial assistance at ang iba naman po ay ine-escort po pauwi dun sa kanilang pagbabalikan na probinsya kasi ang iba po ay walang balak nang bumalik dito sa Batangas. We make sure na yun po ay well provided ng Pasay ayon sa kautusan ng aming mahal na mayor. At ang panguli po, ang bayan ng San Nicolas na mismo ang kanilang munisipyo ay malapit sa lawa kung nasaan ang Bulkang Taal na dito makikita mo masigit silang nangangailangan. Nandito po ang mga biyaya rin na daladala na lungsod ng Pasay na ibinigay po kay Mayor. Pagpasensyahan niyo na po kung ano yung aming nakayanan na maitulong po sa ating mga kababayan. Talagang ito po ay pinag-isipan, narinig na rin namin sa mga ibang kamag-anakan ng taga-Pasay na taga dito po sa inyong bayan na talagang nangangailangan din sila ng non-food, mga banig, tuwalya, tapos po yung kumot, at meron din po kaming mga balde, meron din kaming underwear. Giniginaw din dahil umiba yata ang klima, malamig. Okay. Totoo nga po ba yun? Kaya sabi nila, kailangan nun namin ng medyas. Kaya pagdamutan niyo po yung aming nakayanan para po sa inyo, mga kababayan. Binigyan na po ng ating probinsya, ng Governor Dodo Mandanas ng karapatan mamili ang mga kababayan ho namin na kung sila pwede nang bumalik dito. Pero ako hinanawagan sa aming mga kababayan na kung maaari ho ang uuwi muna ay yung mga maglilinis lang ng bahay at mag-aasikaso ho ng kanilang hayupan
Hanggat maaari ho, huwag muna isasama ang mga bata at mga senior citizens sapagkat pag nakalanghap ho ng abo, ay hindi ho yan nakakabuti sa ating mga kalusugan. Alam niyo ho, Mayor, yung sinasabi niyo hong pagdamutan na ang inyong tulong, maaring sa inyo po'y maliit, pero sa amin ho ay napakalaki hong tulong ho niyan. Sa ngalan ho ng mamamayan ng San Nicolas, maraming maraming salamat po. Isang karangalan ko din at kasiyahan na makatulong din po. Sa ngalan po ng lahat ng mga mamamayan taga-Pasay, kami po'y patuloy na nagdadasal para po talagang makabalik sa normal na buhay ang lahat ng mga mamamayang naapektuhan ng Taal eruption po. Sa kasalukuyan, dire-diretso pa rin ho sila. Nakikisuyo lang ho kami sa public works kasi wala naman ho kaming sariling equipment. Kami po ay fifth class municipality. Ang totoo naman ho, pwede sila mangisda. According ho sa BIPAR, safe naman ho kainin ang tilapia ho namin. Ang mga ashes, ano bang magandang ginagawa po dito? Actually po, amin hong iniipon at sabi ho nila magandang gawing hollow block. Pero may mga portion din naman ho doong mabababa, so itinatambak din ho para maging pantay. Opo. Mula sa Pasay! Shockwave Sound.